kay Scorpio, kumusta po kayo? Maraming maraming salamat po at pinaglaanan po ninyo ng divine energy ng oras po ninyo. Ang reading na ito, love reading po ito, pag-ibig, relasyon ngayon pong July 2023. Alright, so papasalamat po muna ako sa aking spirit team, sa aking mga ancestors, sa paggabay at protection po sa reading po ninyo. Love reading ngayon pong July 2023 sa lahat po ng mga Scorpio, mga bago at cross watchers, pati na rin po sa matagal na pong nakasuporta po dito at nagle-like, masipag po mag-comment. Maraming salamat po sa inyo, mga ate, mga dudes, sa patuloy po ninyo suporta. Diretso na po tayo agad sa kung ano po yung mga mensahe. Ang gusto pong sabihin po sa inyo ng taong nasa isip po ninyo sa ngayon na basta po ito po ay may kinalaman sa romantic, okay, pag-ibig, naging karelasyon, naging crush, okay, mga ate, mga dude. Basta meron po kayong romantic feeling sa tao na to or nagkaroon. Okay, nagkaroon, pwedeng ex o pwedeng sa kasalukuyan, sa ilan, po ito po ay parating na po sa buhay po ninyo, lalo na sa mga nagmamanifest po ng unconditional love. Nagmamanifest, ilan po sa'yo nagcha-chanting po o affirmation. Yan po, na dumating na po ang soulmate po ninyo. Okay, so meron po ditong I know I messed up everything. Meron po natauhan. Okay, ngayong July may matatauhan o natauhan na. Bago pa man mag-July ay natauhan na. Okay, na-realize niya na talagang sinira niya, kumbaga mga ating mga dude, ang kamada. Sinira niya ang kamada. So nasira, may nasira dito, maaring tiwala po ito o yung pananaw mo sa pag-ibig. Talagang may nasira dyan. O maaaring may mga taong nadamay, kaya sirang-sira talaga. So kung sino man itong tao na to. Basta romantically, mga ate, mga dude, taong nagustuhan mo rin. Okay. Or hanggang ngayon ay may gusto ka sa kanya or mahal mo. Pero marirealize niya ngayong July o bago pa man mag-July ay marirealize niya na meron talaga siyang nagawang mali sa'yo. Ayan po, meron din po sa ilan o maring isa rin ito, siya rin ito na hindi niya talaga maiwasan na isipin ka. Okay, so ito yung maaring gising sa madaling araw o sa hating gabi, hindi mapakali, naiisip ka. So maaring sa hindi nito na maaring ang tao na to ay naiisip mo rin siya ngayon. Siya yung nasa isip mo ngayon habang pinapanood mo to. Okay, you were the best thing in my life. Wow. Kung sino man ito, mga ate, mga dude na nasa isip mo ngayon, na may connection ka romantically, may gusto ka, or hanggang ngayon mahal mo, para sa kanya, ito yung gusto niya sabihin sa'yo. You were the best thing in my life. Okay, so ano man yung naging issue ninyo, ano man yung naging dahilan bakit hindi kayo magkasama sa ngayon, o maaring ang tao na to ay kasama mo na sa kasalukuyan, romantic partner mo na talaga, asawa, o engaged na po kayo, or live-in, para sa kanya, ikaw yung talagang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Ikaw yung pinakamagandang regalo ni God sa kanya. I'm so attracted to you. Wow! Gustong-gusto ka ng tao na to. Pwedeng mula sa past, okay? Ex, hanggang ngayon, gustong-gusto ka pa rin niya, attracted pa rin siya. May magnetic attraction o physical attraction po yan. Yung katawan po ninyo, yung itsura po ninyo, gustong gusto niya. Okay? I'm so attracted to you. I look for you everywhere. Ala, maaring nawalan, ang ilan po sa inyo, nawalan kayo ng connection o hindi na po kayo nakapag-usap kahit sa social media. Hindi na rin niya mahanap kung ano yung bago mong social media account o accounts. Hindi ka rin niya mahanap sa, ang ilan po sa inyo ay meron ditong maaring nagpalit ka talaga ng pangalan. Social media account. Okay, I knew exactly what I was doing. Okay, sa ilan,
gustong bumalik ng tao na to sa'yo. So yung sabihin sana sa'yo, kung may pagkakataon lang na alam niya na ngayon kung anong ginagawa niya. Dati kasi hindi siya sigurado. Ngayon, mas sigurado na siya kung ano yung gusto niyang pasukin. The timing just wasn't right for us. Okay. Ano kita ko dito? Ito yun. Yung taong yung madalas nag-iisip sa'yo. Yung hindi ka maiwasang isipin. Nangihinayang siya kasi maalam niyang may gusto ka rin sa kanya or mahal mo siya. Pero yung timing niyang may mali eh. Kasi parang ang nakita ko dito ay ikaw o siya ay hindi naman available o hindi pa handa. Sometimes I stay awake thinking about you. Hala, ito rin yun eh. Yung nag-iisip sa'yo, hindi niya maiwasang isipin ka. Ito nga yun yung tinutukoy dito mo kanina pa na hindi makatulog sa ating gabi. Ano? Sometimes I stay awake, gising pa rin hanggang madaling araw, iniisip ka. OMG! O maaaring yun ha. Kaya I look for you everywhere. Maaaring ito hindi makatulog, no? Mga ate, mga dude. O bigla na lang magigising sa ating gabi o sa madaling araw. Tapos hahanapin ka niya kahit sa ano, sa social media. Hanapin ka niya, magtatanong-tanong siya. Okay? Or magchat-chat siya sa mga naging kaibigan niyo dati or mga kakilala, mga nakakakilala sa'yo. Yan. I-chat-chat niya or iti-text niya, email niya para makabalita kasi hinahanap ka niya. Hindi ka niya mahanap sa social media. So, sa online. I want to tell you how I feel. O maaari ito ngayon. Maaring ito yon sa nagsisisi na dahil may nagawa siyang mali sa'yo, gusto niya talagang makausap ka. O maaring ito yon na nawalan kayo ng nag-disconnect ka o itong tao na to nag-disconnect sa'yo dati or ex mo na gusto niyang sabihin sa'yo na kaya kanya hinahanap at hindi siya makatulog, kakaisip sa'yo dahil gusto niyang sabihin na ikaw pa rin talaga yung naisip niya. Ikaw pa rin yung gusto niya. I'm so attracted to you. So niyang sabihin kung ano yung nararamdaman niya. Ala, I replay, mate mga dude, I replay our conversations over and over. Ala. Mate mga dude, maaaring ito yun. Yung mga chat ninyo, yung pag-uusap po ninyo mga ating dude, ay binabalik-balikan niya, no? Kaya siguro napupuyat siya o kaya pag nagigising siya ng alanganing oras, ay binabasa niya ulit yung mga pinag-usapan ninyo. Paulit-ulit. I love you unconditionally. Okay, mga ating mga dude, meron talaga nagmamahal sa inyo ng unconditional love ito. Kahit ano pa yung nalaman niya tungkol sa'yo, kahit ano pa yung nangyari, kahit ano pa yung mga naging pagkukulang mo, mahal ka pa rin ng tao na yan, kung sino man itong tinutukoy dito, ay kilala mo na to. Kilala mo. Mga ate, mga dude, merong nagmamahal sa'yo ng talagang unconditional love yan. Okay? Ano man yung mga pagkukulang o pagkakamali mo, hindi sukatan yon. Mahal ka talaga niya. Okay? May nagbago man sa physical appearance mo, sa katawan mo, sa itsura mo, mahal ka pa rin niya. Okay? I hide behind material things. Okay, sa ilan? Ay maaring sa ilan na yung nakasira po ng relasyon po ninyo, mas pinili po niya yung tao o romantic partner niya na magaan sa buhay, yung may kaya or mayaman o stable ang career o magbibigay sa kanya ng mas magandang buhay. Ayan, nagtatago na lang siya sa material things. Pero kasi yung tao na yan, kung sino man yung kasama niya, ay hindi niya naman mahal. Ikaw ang mahal niya. I love you. Hala! I love you. So kung bukod dito sa mga dito sa scenario, mga ate, mga dude, ay meron talaga sa inyo na gusto pong umamin na mahal kayo. Okay, maring matagal na ito.
nararamdaman mo pero hindi mo marinig sa kanya, sinabi niya na mahal ka niya. Okay, I love you. Meron gustong magsabi sa inyo ng I love you, mahal ka niya. Okay. Meron din po nagmamahal sa inyo ng, ayan, unconditional. Unconditionally. May nagmamahal po sa inyo. Regardless, mga ate, mga dude, kung ito po ay may asawa o may kapartner sa ngayon, may ka-live-in, pero mahal ka ng tao na to. O maaaring kung sino po yung nasa isip to po ninyo ngayon, okay, habang pinapanood nyo to, kung sino po yung nasa isip po ninyo, ay, yan, gusto niya sabihin sa'yo na mahal ka niya. Or kahit hindi sabihin, ay pinaparamdam niya sa'yo na mahal ka niya. I am grateful for the spiritual lesson. Yan, lalo na sa, yan po, yung nakasira po ng relasyon po ninyo, may natutunan siya. Buti naman, spiritual lesson. We both know I'm not the one for you. Okay. Meron, mga ate, mga dud, may nagmamahal sa inyo na sobra. At maaari din na obsessed at sobrang attracted sa iyo, no, gustong gusto ko talaga yung mukha mo, yung pagiging yung kilos mo, yung pagsasalita mo, yung lahat, okay, physical appearance, katawan mo. So gustong gusto ka niya, pero alam niyo pareho na hindi talaga kayo, alam niyo daw pareho na hindi siya talaga ang para sa iyo. Oops, sign. Spirit, tingin po kami ng zodiac signs. Zodiac signs. Taurus. Virgo. Cancer. Aquarius. Sagittarius at Libra. Thank you, Spirit Team. Scorpio. Love reading July 2023. Passion. Ayan, sa mga, kung kayo po ay meron na pong romantic partner, may asawa na po, kalibi na talagang masayang-masaya naman po kayo, wala pong problema, at siya na po talaga yung pinili po ninyo, allow your heart and soul to sing with joy. Mas talagang magiging matindi pa po ang passion ninyo sa isa't isa. Okay, so lalo na po siya. Alright? So, nandyan talaga yung... Maaaring sinasabi niya to palagi or mas madalas ngayong July, o ipaparamdam niya sa'yo na ito yun, yung gusto niya sabihin sa'yo, I am so attracted to you. Sobrang gustong gusto ka niya. O maaaring ito yung past, okay? Dati, naging kayo na maaaring ito yun, na nagsasabi sa'yo ng we both know I'm not the one for you. Alam nyo pareho na hindi talaga siya para sa inyo. Hindi siya talaga yung destiny mo. This could be the one. Isang sign din ito, mga ate, mga dude, na you've already met the romantic partner you seek. Kung sino daw po yung ang ilan po sa inyo ay nahanap mo na, nakilala mo na to. At mahal mo din siya. So, maring ito ay sa past. Pero ang clue dito sa ilan ay nakita mo na, nakasalubong mo na, nakilala mo na, nakausap mo na, maaaring sa ngayon ay wala talaga kayong romantic connection, wala kayong relasyon. Acquaintance lang ang turing mo sa kanya, kaya ay katrabaho lang, kapitbahay, kaibigan. Pero ito yung tinutukoy dito. Maaring siya na yon. This could be the one.
at maaaring siya yung nasa isip mo ngayon. Unrequited love. Hello? Ito yun. Sobrang mahal nyo, gustong-gusto nyo ang isa't isa, matindi talaga yung passion, yung sobrang init ng yung attraction po ninyo, mga ate, mga dude, kaya lang unrequited love. So, maaaring ang sign po ito na hindi mo nga talaga kasama tong tao na to ngayon. Hindi nagkaroon ng pagkakataon na magtagal ang relationship po ninyo. Getting to know each other. May mas lalalim po na relasyon. Okay? Lalo na sa meron na po kayo, no, mga ate, mga dude, meron na po kayong BFGF, ayan, o meron sa ilan ay may anak po kayo, nagkaanak ang ilan. May mabubuhay po na passion dito, may mabubuhay po na or babalik na pagmamahalo. Lalo na meron pong makaka-realize ng pagkakamali. At lalo na pag nagkaroon ng pagkakataon na magkausap kayo. Kasi hinahanap ka niya. Maaring siya yun. Hello. I look for you everywhere. Hinahanap ka niya. Maaring meron kayong nagkaroon kayo ng anak. Forgiving and learning. Wow. Magkakaroon talaga ng pagpapatawad. Lalo na sa dito po sa nakasira po ng relasyon po ninyo. No? Forgiving and learning. Ang ilan naman po ay may natutunan po kayo sa naging relasyon po ninyo dati. Okay? Tanggap nyo na po na talagang hindi na ganun kadali para sa iyo na magtiwala kasi may trust issue na dyan. O kaya po ay mas pinili mo na lang muna ang sarili mo kasi tanggap mo na unrequited love kayo. Napatawad mo na siya kung sino man itong nasa isip mo ngayon. Napatawad mo na siya, pero natuto ka na at ayaw mo nang ulitin yung nangyari. Hanggat maaari, umiiwas ka na maulit, okay, na masaktan ka ulit. Or masaktan siya ulit. So, vice versa yung energy. So, kung ano man po yan, ay natutunan nyo na po yan, mga ating mga dude, at ayaw nyo na po bumalik sa ganong cycle, karmic cycle. Okay, so mga ate, mga dude, humi tayo ng isarado natin ng reading. Scorpio. Oh, okay. So mga ate, mga dude, meron po na dito po sa girl with the snake, nagkaroon sa pagitan po ninyo third party situation. Meron talagang girl with a snake. May babaeng nakasira ng relasyon po ninyo. Ascending. Wow, ascending yung energy, lalo na sa meron na pong romantic partner. Ibig sabihin po niyan ay mas lalo pa po, no? Expansion po yan. Ibig sabihin, maaring madagdagan po kayo, magdagdag na po kayo ng anak or mga anak. Ayan po. O kaya po ay ascending, ibig sabihin ay mas lalo pa po magiging malalim po yung pagsasama po ninyo, yung relasyon po ninyo, mga ate, mga dude. O, to the next level, maaring ito yung ascending na energy na kung ngayon ay BFGF po kayo, or dating, ay to the next level na po yun, no? Higher level na po na commitment, o mas mataas na po yan. Ascending yung energy, ibig sabihin, ay maaring may proposal na po dyan, or kahit wala pong engagement, kahit walang proposal, at least na pag-uusapan nyo na po na may mga plano na po na pag-uusapan, or ngayon pong July ay unti-unti na mapag-uusapan nyo na po yan, may open nyo na po sa isa't isa po kasi may conversation dyan na mapag-uusapan po ninyo kung pwede na ba na mas palalimin pa yung inyo pong relasyon. Ayan, oh, your bond deepens. So mas lalalim po yung relasyon po ninyo,
At kung meron mang ganito na dumating ngayon July, girl with a snake, na sisirain po yung inyo pong pagsasama, ay nakikita ko dito na dahil nga ascending yung energy, ay hindi po makaka-apekto ng matindi yan sa inyo. Okay, so sinasabi dito na ito pong kung sino man itong nanggugulo or manggugulo sa relasyon po ninyo ngayong July, ay unrequited love po sila. Okay, so kahit anong mangyari, hindi naman po sila talaga ang nakatadhana dyan. So the Grim Reaper, yan, kung sino man po ito na girl with a snake na may connection po sa taong minamahal po ninyo, unrequited love po sila. Okay, so karmic po yun. Kahit gaano pa patindi yung relationship nila, ay hindi rin talaga sila hindi sila ang magkakatuluyan sa dulo at matatapos po yan. Lalo na lumabas si Grim Reaper. Ayan po, yung Grim Reaper card, ibig sabihin po, relationship is over. Okay? Para sa ilan naman po, maaring ito ay sign or sinasabi dito na yung we both know I am not the one for you. Ito po yung unrequited love naman po ninyo o yung the one that got away. Yun naman po sa ilan. We both know I'm not the one for you. Yung sobrang mahal na mahal yung isa't isa. Unconditional talaga yung love ninyo sa isa't isa. Yung pagmamahal po ninyo kaya lang unrequited love po. May talagang natapos or kakatapos lang po yan. Para sa ilan naman po kung sino yung nakasira po ng relasyon po ninyo, no? Ano man po yung gender. So, lalo na dito sa I know I mess up everything, ay ito po yung connection naman ng Grim Reaper. I know second chances. Wala na. Hindi mo nabibigyan. Kahit mag-sorry, mapapatawad mo kasi may forgiving and learning dito. Pero natuto ka na talaga. Ito yung confirmation dito na natuto ka na. No second chances. Wala na. Okay. Hindi mo na hahayaan na maulit yung ganong cycle. No second chances. Abundance. Wow. Positive mindset na nakikita ko dito. Abundance sa pag-ibig po yan. Kasi nasa ano po tayo, love reading. So abundance, ibig sabihin mas mararamdaman mo na kahit single ka, sa ngayon pong July ay marami pong nagmamahal po sa inyo. Unconditional love po yan. So, pwede sa kaibigan, pwede po yan sa family member. So, sa ilan naman po ang abundance na nakikita ko po dito ay, lalo na sa mga single, abundance na napakarami pong nagkakagusto na attract po sa inyo, lalo na ngayong July. So, ang ilan po sa inyo ay dadagsain po yung inyong social media, may ma-post ka lang, ay marami ng talagang magha-heart o magko-comment o interesado po sa iyo, aalamin yung cellphone number mo, yung sa ilan ay kahit makasalubong mo lang parang interesado na sa'yo malaman kung ano yung social media account mo, yung cellphone number mo. Basta marami po dito, abundance ito. So marami pong magkakagusto, maraming magkahabol sa iyo. Abundance. Ano man po yung gender mga ating mga dude, male, female, LGBTQIA+. Alright, so maraming salamat po mga ating mga dude. Mag-ingat po kayo palagi. Love and light and peace.